Damang-dama na ang nagbabadyang epekto ng El Niño. Magsasakaman o mangisda, umaaray na sa matinding init na makasisira sa kanilang kabuhayan. Balita natin ni Rida Reyes. Matinding perwisyo na maging sa kabuhayan ng dulot ng mainit na panahon sa ilang bahagi ng bansa. Sa Kawayan, Ilocos Sur, umaabos 30 hanggang 50 tilapia ang namamatay kada araw dahil sa matinding init, kaya luging-lugi na raw ang mga mangisda. Umabasi sir, no kod. Todo-todo na takno makuambi ti lumiisda kiti ko, tilapia. Kaya ano na parang, talagang patay na. Pero paliwanag naman ng municipal agriculturist, hindi din sinusunod na may-ari ng fish cage ang tamang bilang ng isda na dapat nasa loob ng isang kulungan kung kaya't nangangamatay ang mga ito. Di ka mamuti may isang kwarto. No, mapuno tayo, di ka maipit tayo, narigat tayo makaangos kasi mo di ikam. Labis naman ang panghinayang ng mga magsasaka sa Ginobatan, Albay sa paghina ng ani ng mais dahil natutuyo na ang mga taniman. Sobrang init kaya marahina yung bunga. Saka, grabe talaga, kung hindi namin dinilig yun, hindi magbubunga. Naninilaw na rin ang mga dahon ng papaya dahil sa matinding init ng panahon. Nangalahati naman ang produksyon ng kape sa Orani, Bataan. Nagbago na rin kasi ang klima sa bayan na dating tulad lang ng sa klima ng Tagaytay. Halos 250 magsasaka na ang apektado. Umaapela sa gobyerno ang mga magsasaka na masuportahan sana ang kanilang produksyon ng kape sa pamamagitan ng patubig. Rida Reyes, GMA News.